Tumaya ka lang. Kung masasaktan tayo, di masaktan. Parte ng pagmamahal yun, di ba? Kahit isang beses lang sa buhay mo, ayaw mo ba maging matapang? Hoy, ikaw, chill ka lang. Alam ko, marami ka ng problemang pinagdaanan. Alam ko, paulit-ulit ka ng nasaktan, paulit-ulit ka ng lumuha, paulit-ulit nang nasusugatan yung puso mo. Pero ito lang yung isang bagay na sure ako at hangang-hanga ako. Wala ka pang pagsubok na hindi mo nalagpasan. At wala ka pang problemang sinukuan. Ganun kakatapang. Bogart! Oy, Tol! May problema ako eh. Ano naman problema? Yung shota ko kasi, pre, buntis eh. Ang pinagtataka ko, gumagamit naman ng protection, paano ko mabubuntis yun? Ay, no, alika kaibigan, ipapaliwanag ko sa'yo, ha? Eh, sige. May isang lalaking umakyat ng gubat na may daladalang payong. Ngayon, nakakita siya ng tigre, malaking tigre, papalapit sa kanya, papalapit din sa lalaki. Oh, tapos? Ang ginawa niya, kinalabit niya yung pinduta ng payong, namatay yung tigre. Gago, pre, parang imposible naman yata yan. Baka may ibang tumira sa tigre. Exactly! Nakuha mo! Ha? Ganun nangyari sa shota mo, gago. Putang ina, sabi ko na eh. Para sa'yo. Bakit hindi mo yung ibigay doon sa bago mong kaibigan? Doon sa bago mong ka-close? Bagong ka-close? Si Maridel? Bakit kang umingiti? Ano nakakatawa? Mas lalo kang gumaganda kapag may siselos ka. Alam mo, Bert, hindi ako natutuwa dyan sa mga paander mo. Naiinis ako sa'yo. Seselos? Uy, ganda! Hindi kita ipagpapalit kahit kailan. Nandyan ka na naman, pasuyap, suyap. Binabati ko po ang lahat ng mga nanalo ngayong eleksyon. Sana hindi masayang sa inyo ang boto ko na may matigas na paninindigan. Alam ko namang napipilitan ka na lang sa akin eh. Sino nga bang mag-iisti sa tulad ko? Sa unting bagay nasasaktan na ako eh. Kahit simpleng salita lang, kaya akong paiyakin. Sabagay, deserve ko namang masaktan eh. Deserve kong masaktan kasi wala naman akong kwenta. Sa isang relasyon, walang mawawala na lalaki kung ang babae marunong umunawa. At wala rin mawawala na babae kung ang lalaki marunong magpahalaga at magmahal ng tama. Kaya kung mahal ninyo ang isa't isa, dapat bigyan nyo ng tae palagi. Oo, tae means time, attention, effort. Kaya tae ka lang ng tae kung gusto nyo maging masaya at magtagal ang inyong relasyon. Lords, unsay may lan sa True Prince Lords. Para sa kuwa, ingon sila, pag wala daw kay kwarta,
Pwede may gumudol sa iwa. Oo, tinood na. Pero, para rap nga sa mga amigo barkada nga kwarta rin iapas sa iwa. Yaya, good morning. Good morning, sir. Oh. Yaya pala, wala tayong coffee. Wala na rin sugar. Bili ka, please. Lahat ng hirap at sakit, ibabalik ko sa inyo. Lahat kayo! Matitik ba ninyo ang batas ng isang apel? Wala naman si Yaya. Ako na nga lang bibili. Pag wala kang pera, edi magtrabaho ka. Dumiskarte ka. Mangutang ka, magkakapera ka. Diba? Kaya nga sabi natin, pera lang yan. Huwag mong alalahanin yan. Kinikita yan. In other words, pera, madali lang. Money, paper only. Easy. Pero yung pagmamahal, pagkailangan mo na ang pagmamahal, abay, mahirap mag-produce yan kung hindi nakasanayan at kung hindi napapatunayan. Hindi mo po pwedeng sabihin sa isang tao, mahal kita eh, hindi ko lang na ipapakita. Ah? Ang pagmamahal, para maging makatotohanan, dapat napaparamdam at napapatunayan ng matagalan. Kapag namimiss mo ang isang tao, isa lang ang ibig sabihin niyan, mahal mo siya. Missing someone is your heart's way of reminding you that you love them. Kanina pa ako nagpapansin dito ah. Ano bang dapat ko pang gawin para mapansin mo ako? Oy, dahil kilala kita, sabay tayo nagpatuloy ng bata, no? Alexander, tigilan mo ako ah. Hindi kita papatulan, ayos ka. Kung ikaw lang, mangangarap ka ba ng sobra-sobra? Ayos na yan. Pero nangangarap ka para sa iba. Hindi masama na maghangad ka at mangarap ka ng sobra-sobra at magkabit ka pa ng sobra-sobra. Kung pwede pa naman talaga, lalo pa't magkakamit ka at mangangarap ka ng sobra-sobra, hindi para lamang sa iyong sarili talaga, kundi para na sa iba, lalong-lalo na para sa mga taong sa'yo'y mahalaga sapagkat gusto mo ring iangat sila at iparealize sa kanila, kaya, kaya. For the longest time, naniwala ka lang na hindi natin kaya. Upang iparealize sa mga taong ito, nakita mo, mahal tayo ng Diyos. Ito para sa atin ang kanyang magandang plano. Kaya lang for the longest time, hindi kayo nagkaroon ng lakas ng loob na sungkitin, pagsumikapan, pagsakripisyuhan ito. Maging pag-asa at mangarap ka para sa pamilya mo. Kapag nakatagpuan ng tao, natatanggapin lahat ng anumang meron ka. Huwag mo nang bitawan yan. Huwag na huwag mo nang papalayain yan. Sa panahon ngayon, bibihira yung tao na kaya kang tanggapin kahit gaano man kadumi yung pagkatao mo, gaano man kalala yung bas mo, gaano man kahirap yung pinagdaanan mo ay nandyan pa rin siya para sabihin niya na mahal na mahal kita. Kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Salita yung dalawa sa huli, pagkakataon na ikay magiging akin. Ano nga naging ex mo? 7. Ikaw. Isa. Napakahina mo naman. Isa talaga. Muntik kami ikasal nun. Wow. So ano palang nangyari? Nagbago yung isip niya. Sa altar. Hmm.
Okay na, sige, change topic na tayo. Ay, ayoko. Gusto ko itong topic na to. Gusto kong pag-usapan yan. Where's Tex? Yung may asawa. Nakakatakot na rin magmahal eh. Hindi ko maintindihan yung mga taong takot ng magmahal pagkatapos masaktan. Di ikaw na matapang. So ikaw, willing kang magmahal ulit kahit na doble yung sakit? Oo naman. Basta huwag mo na akong sasaktan. Are you Filipino? Yes, ma'am. Naku, iho, pwede mag-Tagalog ka na lang para mas maintindihan ko. Oh, well, I'm sorry, we are not allowed to speak in vernacular, but you can. So you can speak in Filipino, and I would just have to respond in English. Would that be fine? Sige, sige. Ano ulit ang gagawin? Okay. Alright, so what you have to do here is to restart your telephone. So you can just unplug it, and then plug it back in. Naku, iho, hindi ko talaga maintindihan. Remove it from the socket. Socket? Like the wire of the telephone, remove it from the socket and then put it back in. Pasensya ka na, iho, hindi ko talaga maintindihan. Ate, tanggalin nyo na lang sa saksakan, tapos saksak nyo ulit. Ay, ganun. Do you have a friend na ininvestan mo ng oras, ng panahon, and you gave a part of your life to them because you want to build that genuine relationship with them? And then, kakausapin ka lang pala nila, lalapitan ka lang nila kapag may kailangan sila sa'yo. It's sad, right? And, di ba natin naisip na minsan, ganun din tayo kay Lord? Lalapit lang tayo sa Kanya, kakausapin lang natin siya kapag may kailangan tayo sa Kanya. But He wants that genuine relationship with us, with you. Ganun din ako minsan eh. I just wanted to share that because maybe someone needed to hear that. Saan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako, oras ng iyong pag-iisa. Kung naninindig, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, sa sandaling ko na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitis, sa sandaling kailangan mo ako.